ba yun? Oo. Sabi mo, chill vlog to. No, ano. Guys, literal na chill vlog to. Parang yung movie na Quiet Place. Na nandito tayo ngayon sa bahay ng ating Chloe. Nakakatawin nag-intro. Compound. Tsaka camera niya pala yung gamit niya. Kasi muna akong camera. Grabe guys, di ko na alam yung gagawin ko. Parang ano na to. Parang ito na yung normal na buhay ko. Parang tama na. Ate Chloe, tulungan mo ako. Hindi kasi guys, nag-iisip ako kung ano pwedeng gawin. Sobrang lazy ng vlog ang putik. How to twerk. Oh my God! At tara, mag-video na tayo. Oh, maganda na yan. Hindi, one arm mo na to. Para... Sabi mo sit down vlog mo. Oh yan. Hindi lang sit down yan. Lay down. Oh, another angle. Para po sa kaalaman ng lahat, wala akong camera. Binenta ko po yung camera ko dahil ako ay may bibiling camera pa na mas maliit at mas convenient para pag nagta-travel. Alam mo yun ate, yung Osmo Pocket. Oo. So, kung yung pumili na, yung 3? Oo. Ganun po ang bibilhin ko. Kasi pag ganito, kunyari, di ba, nata-travel ka, sobrang bigat. Parang ang balik. Oh, wait, yun naman sobrang bigat. Ate, ang bigat talaga. yung tripod ko pa mabigat. Kaya ang hirap. So, compared niya sa Osmo Pocket. Hindi ako sponsored, ha? Pero naman. Agad to lang siya kaliit no ate. Tapos, ang ganda niya na. Pwede siyang portrait, pwede siyang naka-landscape, pwede mo rin siya pang TikTok, hindi lang pang vlog. So, ang goal ko, bago ko umalis guys, pupuntang Japan on Saturday. Wow. Mahihiram akong Osmo Pocket sa manager ko. Ate, ano mo? Late ka na talaga. So, yun lang naman. Manggugulo lang tayo ngayong araw na to ulit sa bahay nila. Pero kasi may goal ako, magsisit down vlog kami nila, ate Chloe. Hindi ko pa alam po anong topic. Pag-usapan muna namin, tapos babalik ako. Bye. Guys, I'm back. Pag ikaw nakabuo ko yung vlog dito. Grabe yun yung camera girl ko. Oh, pack fearless. Wow. Halika na nga, ate. Anong favorite ko yung album ni Taylor Swift? Fearless. Wow. Hindi kasi ako pa ni Taylor Swift. Wala ko. Alam mo siya. Sino si Taylor Swift? Huh? Ngayon pa lang ako mag-shoot. Anong oras ako dumating? Alas 4. Gabi na. Alas 10 na. Tao po. Hello, ate. Wait lang. Pinaprank ba? Anong paprank ba sila? Hindi. Ate, ba't ang dilim? Ikaw na mauna. Tara. Hindi pa din nagtitipid lang. Hi, guys. Ayan. So, hi, guys. Maganda nyo naman. Pitika welcome na ako sa inyo. Gusto ko kayong sugatan. Welcome to my vlog, Ate Pat. Hi! First time, ate. First time ko na naka-sit down vlog. Pati naman to si Ate. First time ko din sa channel. Oh, na magkakasama tayo ah. Hindi kasi in-interview ko na kayo eh. Pero interview. So we are the newest natatawa. Girl here in YouTube. Yeah. Anong name natin? Pajayclo. Pajayclo. Ang bantot ng Pajayclo. Mag-uusap lang naman tayo ate about love. Ooh, but before that. Naalala mo tayo kung kailan tayo nagkakilala? Oo. Pumunta kayo nun sa Paya Mansion. Paya Mansion 1. Mm-mm. Hindi ko alam kung sino kasama mo. What? 2020. So may sita ko. Tapos hinihan tayo ng Instagram. Oo. Tapos nag-inuman tayo. Oo. Unang punta ko lasing agad. Ganun kasi kami mag-welcome sa Team Paya Man. Wala mo nang collab-collab. Mag-inuman wala. Na tayo. Yun ang ano nila, bonding. So tayo ate Chloe, kailan tayo nagkakilala? Dun din. Alam mo, hindi kita matandaan kung kailan tayo naging close. Nung ano, Content Wars. Sa Amono. Nag-TikTok tayo nun Oo. Pero di ba tayo ganun ka-close na, no? Oo, di ko nga alam ba't ka nakikipag-TikTok. Uy, bakit naman ganun? Eh, kasi sino ba naman ako? Kasi si Jai Asuncion ka eh. Ang feeling naman nito. Ang number one vlogger ng kasi kahit sino kasi inaano ni Jai. Talagang pag ano, vibes naman. Mm-mm. Tayo, totoo. Yes. Friendly si Jai. Saka may kasama siya nun eh. Anong name ulit? Sorry. So 2020 kami nagkakilala, tatlo. Oo. Pero nakita tayo na tayo ng sunwa. Kasi natulog ganun. Doon kasama ka din eh. Doon ako natulog, oo. So mag-usap lang tayo about love. Siguro paabutin na natin na mga 10 minutes. No, gusto mo 20 pa. Mag gusto mo upload mo to sa Spotify. Podcast. Ayan. So, ano masasabi niyo about love? Ano ba dapat ang meaning ng love? Love? For me kasi love is, ano eh, love is a commitment. So, ikaw naman. What is ang hirap magpakawiti. Yung ano, gusto mo magpakalalim. Gusto mo magpakalalim.
kontrary, biglang ano ka, love ka dyan. Ano kasi to episode 1? Magkakaroon pa tayo ng episode 2, ganun. Love is a commitment. And ano din siya, parang love is may positive and negative emotions pagdating sa love. Pros and cons. Yes. So that's the meaning of love for me. How about you guys? Ako, ang meaning ng love for me is love makes you do things na hindi mo nagawa. Yeah, correct. Diba? Correct, yeah. Kasi pa, pag mahal mo yung isang tao, ito na. Umapit kayo. Ito na. Hindi, pag mahal mo kasi yung isang tao, kahit hindi mo naman ginagawa yung isang bagay, magagawa mo siya kasi buo ka magmahal para sa kanya. So, pero depende pa rin yun sa tao, ah. Kung yung minamahal mo naman, hindi nakikita yung worth mo. So, parang mababaliwala lahat yun. Maraming forms of love, like friendship. Yes. Meron yung... Romantic. Mm-mm. Meron yung... Ano yung tawag sa love na hindi sinusuklian? Parang unrequited love. Yes. Tapos merong intimate love. Ganyan. So, iba't ibang klase siya. Yeah. Iba't ibang form of love. Okay. Nasa friendship tayo. Yes. Friendship tayo. Love. Oo, totoo naman. Pag naman sa romantic na side, maraming ano yan eh. Dapat willing kang forgive, willing kang maging vulnerable. Yes. Willing kang mag-sacrifice. Correct. Willing kang... Mag-spend yung pride, ego. Pwede naman. Willing kang mag-apologize pag meron kang mga mistakes. Mm. Mag-adjust. Maraming ano yung pagdating sa love. Sa romantic na love. Pati ano, spend ng time. Effort. Diba? Pa-prioritize mo yun eh. Yung para humaba. Para mas tumibay. Masustain yung love. So, ganun siya. Kami ni Keng, hindi naman kami parang, kailangan masustain mo yung love. Kailangan ano siya, may, ano tawag? Call a friend. Kailangan mo siyang sustain. Paano mo masasustain yung love na yun? Diba? Mm. Parang kailangan magbigay ka, nang walang kapalit, love unconditionally, ganun. Pero parang ang hirap din atin, no, kapag yung nagbibigay ka lang, yung wala ka rin nare-receive. Siguro mas maganda, depende sa relationship, na give and take. Tingin ko, pagdating sa pag-ibig, kailangan talaga nare-reciprocate. Yeah, exactly, oo. Yung dapat. Kindness, yung gesture na ginagawa ng partner mo. Mm-mm. Diba kaya nga may mga love language, diba? Correct. Like, anong love language mo? Giving gifts. Gusto mong laging nagbibigay sa akin, kunyari. In return, ikaw, gusto mo rin ng nakaka-receive. Exactly, yeah. So, alamin mo talaga yung love language din ng partner mo. Yun. Pero sabi kasi nila, diba, kapag ka ganun, dapat... Ay, hindi, tama pala yun. Nakakita kasi ako ng dugo. Lumalog. Ayan, nating na. Habang love kasi yung nanonood kami ng final destination. May mga buto-buto ng tsaka dugo mo lumalabas. Lumalabas. Ikaw, te. Para say, what is love? Ang dami nyo na kasing nasabi. Baka mamaya sabihin ng bobo ko. Para sa'yo, what is love? Kahit ano lang. Paano mo ma-explain yung love mo kay Dudut? Hindi lang kay Dudut. Ito pang kalahatan na to, in general. Mm. Walang ano to ha, walang M&M. Mm. Love is God. Yes! Baka lumabas ka ng langit. Hindi. Why? Why love is God? Sa akin lang to, pag iniisip ko kasing love is God, parang God is love. Galing, lalim, guys. Lagay ko yun sa google.com. Na-explain nila masyado, ah. Na siguro kahit... Hindi, yun talaga yung parang perfect definition ng unconditional love. Yes. Yung talagang hindi mo alam na may mga kaya kang gawin dahil nagmamahal ka. Correct. Kasi mahal mo yung tao. Pero, minsan kasi mapapaisip ka, love is a choice. Yes! Totoo naman, diba? Love is a choice. Ito, narinig ko lang to kay Oyoboy kasi. Kaya sa romantic love, parang hindi araw-araw mararamdaman mong mahal mo yung kasama mo. Kasi minsan, banas ka minsan, yung ganyan. Normal siya sa relationship natural lang. Normal na nag-aaway. Pero at the end of the day, magpo-fall tayo sa... Love. Mahirap din kasi na ano, 'di ba? Hindi kayo nag-aaway. Parang hindi healthy kapag walang away . Pero hindi naman to the point na toxic na sobra yung relationship. Sabi nga nila, pag nag-aaway kayong mag-partner, dapat mag-aaway kayo ng maayos. Yeah. Ay, may ganun ba? May ganun. Mag-aaway kayo, i-discuss nyo yung problema nyo ng maayos, ng hindi nagsisigawan. Tapos itackle nyo na yung conflict nyo ng maayos. May ganun naman eh. Kunyari kami ni Keng, hindi kasi kami yung type ng sigawan talaga, like toxic.
pakinggan mo yung side ko, papakinggan ko yung side mo. Mm-hmm. Ganun kami pagdating sa... Kung never ano pa kayo nagsigawan. Hindi ko lang kung nag-aaway ka. Hindi na kami nag-aaway. Parang mayroon na kaming dinidiskusyon. Pero never kayo nagsigawan ni Kuya Keng? Ganun. Hindi rin siya yung type na ganung tao. Mm-hmm. Kasi si Keng, pag medyo mainit na ako, niniyakap niya na ako. Uy, sana oh! Magalit na ako. Lumalabas siya. Hindi siya nakikipagsabayan sa nararamdaman ka na niya? Nararamdaman niya na ako. Ano na siya? Distance na. Eh di maganda yung ganun kasi nagbibigay na agad si Kuya ng space sa'yo. Oo. Nagpapalamig muna. Oo. Kasi pag kayong dalawa, parehas kayong mainit, magka-clash talaga kayo. Totoo. Correct. Hindi ka makikinig para makipag-ayos. Makikinig ka dahil gusto mong rumibat. Like, hindi mo... Kapag parehas kayong galit? Kapag parehas kayong galit, makikinig ka lang sa kanya para may maisagot ka sa kanya. Pero totoo. Hindi ka makikinig dahil gusto mong maintindihan yung taong, ano yung point. Actually, saka nauna dun yung emosyon. Yeah, emotions. Eh, di ba pag emosyon yung nauuna, may mga salita ka na nabibitawan na hindi maganda. Correct. Talaga maganda. Or hindi mo intention na sabihin yun. Kaya sabi na pag ano ka, pag galit ka, huminga ka kahit sa mga traffic, di ba may mga away sa traffic. Correct. Pag galit ka, mainit ka na, hinga ka muna 5 times. Hinga kang malalim. Kasi marirelease yung ano mo yung alam mo yun, yung inis mo. Correct. Para lang din siyang pagka galit ka, huwag ka magsasabi ng decision. Correct. Oo, ano. Oh, yan. Pa. Same lang din, kapag masyado ka masaya, mahirap na magbitaw ka ng promise, diba? Yes. Hindi mo naman magagawa. Parang ano lang, no? Impulsive ka. So yun, what's next? Ngayon lang kasi parang gusto ko lang siyang gawing kasing episode ko na may ganitong sit-down vlog. Kasi talking about a specific topic, ganon. Gusto mo love talaga. Ayun ang gusto kong unang pag-usapan. Yeah. Kasi yan ang napapanahon ngayon. Kasi ang dami nagbe-break. Sino na kaya? Alam mo, may kilala Katrin. Ako nag-break. Katnil. Hindi, meron pa eh. Jaiga daw ah. Parang kaka-announce lang. Kasi yun yung nagpo-post sa Instagram. Yeah. Ganun sila mag-post. Tapos nakalagay throwback picture. Yes. Uy, tapos sabi ko, Hindi yun. Sabi ko ba? Tapos chapter closed. Yeah. With ED. Yes. Closed. Pero may question ako. Kunyari, naghiwalay na ba kayo ng Kuya Keng? 1 year and 1 month kami naghiwalay. Paano kayo nagkabalikan? Paano nabuo ulit ang pagmamahalan? Hindi niya ako. Hindi, nagkabalikan kami. Kasi meron siyang galandian nun. Matagal nang wala kami. Tapos, meron siyang ka-MU nun. Tapos nakikita ko silang sweet. Tapos na-hurt ako. Sabi ko, ay balik ka na sa akin. Hindi ko pala kaya may nakikita. May nakikita akong iba kang kasama. Tapos pinaramdaman ko na hindi ko pala kaya na gano'n. Ikaw ba nakipag-iwalay? Ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos nung time na yon, okay naman siya. Balik na kami. So yung sa 1 year and 6 months na yon, 6 months? 1 year and 1 month. 1 year and 1 month. Wala kang naging boyfriend? May kalandian. Fling lang din. Kasi ligawin talaga. Nung kabataan. Mga ilang taon kayo niyan ate? 12. Ano? Sobrang bakit? 11. Hindi pa nire-regla. Hindi, ano na ako noon? Ang bata 16. Mo pa ate. Kasi 13 naging kami ni Ken. Wait! Di ba 12? 13. Second year tagal high school na nila. Ako. Tagal na kami. 14 years na kami daw. Shucks! Hindi, napaisip po kung paano ninyo na na-maintain yung love niyo. Immature pa yun. Parang nung unang ano namin. Parang puppy love lang. Hindi naman nag-start kasi bata ka pa eh. True. Puppy love lang, ganyan. Mm-hmm. Hanggang sa nag-turn na into parang ang totoo na to, pag-ibig na ito. So yun lang. May feel mo naman yun eh pag siya na. Magka-jive kami, magka-wavelength kami. Alam mo yung may part na may opposite kaming dalawa, pero nagko-complement yung ugali naming dalawa. Kunyari ako, may pagka... Taray ka ba ate? Hindi ako mataray eh. Tapos ngayon, nabuo niya na si Isla. Oh, diba ngayon si Isla? Nagbunga na ang aming pagmamahala. So mas naging strong yung relationship niyo. Sobra. Ibig sabihin, nag-grow sila together. Yes. Kasi separately. Hindi ako naging molo sa ganun. Yung mag-grow kayo separately. Oh, actually, ako din. Parang... Mag-grow kayo together. Kaya nga. Okay. Mas, hindi, parang mas gusto ko talaga mag-grow kayo together. Aww. Lalo na sa amin ni Aga. Kasi, syempre, parehas kami nagsimula sa wala. Parehas kaming sabay kami. So, parang ang hirap na sasabihin mo na mag-grow kayo ng separately. Para saan, di ba? Parang gano'n. Yun lang. Kasi meron namang ano eh, may iba't ibang ano naman like kayong dalawa. Tapos may iba pa, may friendship naman. Tapos may family. True. Tapos may mga ka-workmates, colleagues, ganyan-ganyan. Parang mag-grow ka na, hindi ka naman ikukulong lang sa pagmamahalan yung dalawa. Parang meron naman ka ibang may ano. Ibang option naman. Kaya nga sabi nila, di ba, parang pag gusto mo naman talaga, may paraan. Yes. Pag ayaw mo, ayaw mo na talaga. Bago kawawa yung... So ate, ano mo share mo?
Nagbreak, hindi kayo nag-break ni Dudut ever, di ba? Nag-break na kami. Sabi mo hindi. Nag-break. Eme. Nag-break na sila. Nag-break na tapos, kami. Nag-break ilang months? Five? Tagal din. Five, six. So, paano kayo nagkabalikan, ate? Pinili na lang na. Wala kayo naging jowa. Wala. Wala. Jowa, wala. Oo. Pinili namin ayusin. Pinili namin yung isa't isa. Ilang taon kayo kinaya na? Kinaya naman. Five years. Hindi, I mean, ilang taon kayo nung naghiwalay kayo? Ilang taon na kayo? Age. Ah, kasi magpa-10 years na kami. Mm. Talaga? Oo. Matatagal na pala ng mga relationship dito, yes, no? Oo. Nalampasan yun na yung mga taon na yung sabi nila. Ano bang mga taon yung mabilis masira? Yung, oo, yung 7 years daw. Seven. 7 years, 11. Oo, 7 years daw yung talagang susubukin. Mm-hmm. Ang inyong ano, pagmamahalan. May 4 nga daw eh. 4, 7, 11. So, tapos so, nakalagpas na kami. Ako nakalagpas na. Ako oh, na 14. Ikaw may isang taon ka po. Kumakapit pa naman. Pero kasi alam niyo, ang nakikita ko dito sa mga tao dito sa Team Payaman, talagang sobrang makikita mo yung love ng mga magkocouple. Sobrang love nila isa't isa. Hindi sila palagi magkasama, hindi ko sila nakikitang sweet. Pero mafe-feel mo yung pagmamahalan nila. Totoo talaga. Yeah, totoo. That's true. Wow, kaya nakaka-inspire naman. Hindi naman scripted dito. Wala naman scripted dito. True. Na ano. Uy, scripted pala, hindi pala talaga mag-asawa si Boss King tsaka si Pat. Si Boss King at Pinsan Pat. Pinsan pala. Si Kong TV at CBI Love Team lang. Kala ko magkapit bahay. So, yun lang naman ang pag-uusapan natin. Very, ano, chill vlog lang to ate. Yeah. Thank you for, Parang wala ko nasabi. Baka sabihin naman ng comment. Wala naman. Hindi, kasi okay lang yan. Meron ka naman ang bug. So, ayun lang, guys. Thank you, Ate Pat. Thank you, Ate Chloe, sa pagsama sa vlog na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed. See you on my next vlog. Bye! Bye!